Tuloy sa responsibility po, number 4. So, tuloy natin po guys, para marami kayong mapanood. Ito po tayo. Kung bago ka pala, please like and subscribe. Hindi ko na maintindihan mong bastos, mong manira, or magpapahiya sa ibang tao. Common po natin ito, napapahiya yung bansa natin, sa Pilipinas. Katulad tayo na bansa, conservative na bansa, dapat responsible po ang lahat. Responsibility po ng kapwa-tao sa bawat individual. Tayo ang may responsibilidad sa ating sarili. Pagkakasalitin na yan. Hindi tayo gawin gaya sa TV at gaya ng ibang tao sa kaparkada. Hindi tayo gagaya guys. Kung bago kayo maniwala sa isang bagay o gagawin nyo, iimbestigahan nyo kung totoo ba yan o hindi, o nakakasama ba o hindi. Dapat alam natin guys, kasi pag hindi natin alam, prone tayo sa maraming problema. Taas na yung HIV niyan kasi dito naman, dito wag guys. Kahit isang action, bawal po talaga guys. Sa school, hindi yan dapat hindi tayo tolerate guys, kasi pwede tayo makulong dahan sa mga ganun na gawain. Malaswan, masamang mga gawain. Nakasama talaga guys. Nakaka-discourage talaga yun. Sa una lang ang masaya, pero pag habang tumatagal, ikaw lang kawawa doon. So kaya ang iba, ang anak na mga angga, kailangan na mag-upload sa ibang bansa. So wala tayong natapos na pag-aaral. So nangyayari, aapihin tayo sa ibang bansa kasi wala tayong pag-aaral. So kapag makatapos tayo na pag-aaral, maganda yung trabaho natin, saka maganda yung sugaldo natin. So naka-prepared na tayo, pinaghanda na natin yung bahay at saka gamit. Yung iba, nag-pension sila para makaprepare sa future. So pagdating nila, kung gano'n na sila, papakasal sila, yun talagang dapat gagawin, papakasal muna. Then, kilala mo yung mga magulang. So, kung gagawa ka ng gano'n guys, hindi ka kawawa, hindi ka feel guilty. Hindi ka lang nagdala sa emosyon mo. Kasi yung sabi ng Biblia guys, napakasama talaga ang emosyon natin. Ito talaga pinakalayo sa buong mundo, yung puso natin. Pag magpapadala tayo sa ating emosyon, sa ating mga libog dyan, sa ating masasating sarili, tayo lang kawawa. Tayo lang ang mag-sacrifice ng maaga. Dapat mga bata naman tayo, dapat mag-aral tayo. Yun lang ang makadaan sa ating success natin, na para gumanda yung buhay natin, mag-aral tayo, magtrabaho, saka umiwas sa mga problema. Kasi pag hindi tayo responsible sa ating sarili, tayo ang kawawa sa huli. Then, hindi natin masisi dahil sa kaibigan mo, sa magulang mo, or sa sarili mo. So, dapat alam natin ang gagawin natin. Kasi yung iba may problema sa family, yung iba ganun, hindi maganda ang background. Then, dahil hindi naman mababase sa pogi yan, hindi dapat sa ganun na mga gawain. Kasi pag ganun na mga gawain, private talaga yun. Private yun, hindi yun pinagawa kahit sino. Banal na yung nagawa at saka sa mga may asawa lang. Saka kung wala kayong kasal ng ganun, huwag tayong mag- ikaw, ng asawa, oh, perfect. Hindi natin masisi sa iba, hindi natin tayo perfect. Pero kung gagawa tayo ng bagay na ganun sa wala sa panahon pa, tayo ang pagsisiyan sa ating magulang. Nawala ang pangarap nila, then pagkatapos, tayong sisihin. So, pag hindi tayo mag-alaga ng bata, magkakasakit si baby, kukulangin hanggang pera natin, magkakaubos. Then, kung wala tayong pinag-aralan, tayong kawawa. Tayong pinakakawawa talaga sa buong buhay. Maganda lang talaga guys, na respetuhin ka kapag may matapos ka pag-aaral, sa trabaho ka, nag-ipon ka, at saka nag-aaral ka muna, nagbibili ka ng mga libro. Mas maganda guys, I salute you. Pero kung ayaw nyo talaga, kayo nang bahala sa problema nyo. Kasi matatanda na tayo, saka responsible na po tayo sa sarili. Kasi pag hindi tayo mag-isip guys, kung ngayon lang iisipin natin ngayon, tumatagal, hindi kaganda yung buhay natin. Hindi ako perfect ha. Nakikita ko lang sa mga tao. So, huwag na natin hintayin na matuto tayo. Kasi ginagawa natin, mas paganda na natuto na tayo, hindi pa natin ginagawa. Dapat matuto na tayo kasi huwag na natin hintayin na sa huli na tayo matuto.
Sauli na kayo, natuto na kayo. Ganun pala ang feelings niya. Hindi naman sana dapat ganun, guys. So, gawin natin ang lahat na responsible. Huwag tayo basta-basta maniniwala. Huwag tayo basta-basta gawin ang bagay na hindi natin alam. Mas mabuting may alam mo para walang disgrace, guys. Tayo lang magsisi sa lahat sa ating ginagawa. Kung masaway tayo. Kung hindi natin alam, magre-research tayo, guys. Ganun lang talaga ang gagawin natin. See you next time po. Kung bago ka pala, please like and subscribe. So, education lang po to. Hindi to bastos, hindi pang lira. Hindi, wala pong sinasaktan na tao. Ano lang consequences na pwede nangyayari sa atin. Kasi hindi siya laro, hindi siya game. Pag isang totoo talaga siya, di pag mali na tayo, hindi handa ang bata, ma-problema sa psychological. Then, avoid na lang, as much as possible, avoid na lang para walang problema. Avoid tayo sa mga ganun na bagay. Focus tayo, asaan ba tayo focus? Ano ba dapat gawin natin sa buhay? Pag nakafocus natin na sa ating pag-aaral, pag-trabaho, itabi mo muna yun, dapat busy mo natin yung sarili natin. Kasi napakahirap ang buhay ngayon. Mahal ang bilihin ngayon dahil dagdag pa tayo sa ating problema sa bansa. So ganun lang po, guys. Maraming salamat po. Bago ka pala, please like and subscribe. And ganun lang po. Huwag kayong ma-offense, huwag kayong magalit sa akin. Ang dami na problema ngayon. Ang magulang natin, nagka-problema na. Then dagdag pa tayo sa problema. Kasi hindi natin alam eh. So, ito lang po talaga, guys. Alamin natin para wala tayong problema. So, maraming salamat.